Good morning mga ka-aqua. So in today's video, ipapasilip ko sa inyo ang aking bagong fish na kinuha ko kay Sir Jade Martin Fabay. So habang nagkakape tayo, ipapasilip ko sa inyo yung aking aquatic hobby na nandito. Yan. So meron akong bagong aquarium, maliit, binigay naman ni OZ Stewart Alayon. Ang aking tropa dyan. So, hindi ko pa alam kung magkano ko babayaran to sa kanya, pero inabot niya na sa akin kahapon. So, 5 gallons lang naman yun. So, tara, silipin na natin. So, guys, no, salamat nga pala sa pag-support nyo sa aking channel. So, dalawa na lang is 100 subscriber na tayo, no? At papasalamat ako sa mga nanonood, yung mga nagla-likes ng mga short video ko. So, pag nakaabot tayo ng 100 subscribers, mga ka-aqua, ay gagawa tayo ng isang parang raffle, no? So, ang mananalo doon is isa ang mananalo ng 100, tapos tatlo ang mananalo ng tag 20 pesos. True Gcash siya. So, ipopost ko na lang yung mechanics pag umabot na tayo ng 100 subscribers. So, dalawa na lang guys. 100 subscribers na tayo. So, ito. Balik tayo sa topic natin. So, ito ang binigay ni Cozy Stewart sa akin. So, 5 gallon tank na aquarium. So, ang ginawa ko dito is dito ko nilagay yung mga shrimps. So, ang bilang ng shrimps ko nung nakaraan is 18. So, 18 ang shrimps ko noon. So, hindi ko alam kung saan na napunta yung iba, pero ginawa ko kasi tagtatatlo sa bawat tank. Tatlo dito sa main, tapos tatlo din dito sa fry, tapos tatlo din dito sa baba. So, ang nangyayari kasi, hindi ko nalagyan ng tagtatatlo yung dun sa kabila. Kaya anong nangyari, yung kulang is nandito sa aking main. Pero nung hinarvest ko sila kahapon, is kulang na sila. Dito sa aking molly, kulang ng isa. Dito naman sa aking main, ang daming kulang, 4 yata. So hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Pero sa ngayon, ito ang setup ko ng aking shrimps. Yan, RCS. So, punong-puno yan ng hornwort, ng guppy grass, tsaka marami silang kasamang snails kasi yung mga snails ko is nag-hatch na napakarami. Yung mga narite snails, yung mga common snails, nag-hatch sila ng napakarami. So, para hindi naman mamatay kasi nga naaano ako sa kanila, malaki din kasi ang tulong ng mga snails na yan. Panglinis ng aquarium, ganyan. So, ang ginawa ko, sinama ko sila sa shrimp. Hiniwalay ko yung shrimp. Tapos, yung main kong aquarium na 15 gallon, tinanggal ko na yung guppy doon at nilagay ko na doon sa Coleman. Bakit ko tinanggal yung mga guppy doon? Kasi may bago tayong isda. Ito. Welcome naman natin ang ating Oscar dito. Wala pa siyang pangalan, guys. So, kung meron kayong suggestion na pangalan, comment nyo na lang dyan. So, sa ngayon, wala pa siyang pangalan. Ang aking Oscar, Tiger Oscar, na galing kay Sir Jade Martin Fabay. So, ayan. Sa sukat na ito is meron siya sigurong mga 3 inch to 3.5 inches. So, solo niya lang dito sa aking 15 gallon aquarium. So, maliit pa naman siya. So, ma-enjoy ko pa siya dito sa 15 gallon na aquarium na to. So, pag lumaki siya, kukuha na lang ako ng rep tub sa katabing junk shop. Tapos, dun ko na lang siguro siya. Mga siguro kahit na isang 100 o 75 na rep tub, pwede na pag lumaki siya. Titingnan natin. Kung hindi, gagawa tayo ng aquarium. Kasi marami pa naman tayong dito, mga salamin, mga glass. No? So, kaya pang gumawa. Ito naman ang update. Pair pa rin sila, dalawang black, dalawang platinum, tapos gold dust. So, dito naman sa ating baba, ang mga fry.
Ito ang mga fry ng ano. Ayan, malalaki na. Kung nakikita nyo, may kulay na sila. Ito ang fry ng plati moly. Pero mas marami ako nakikitang plati dito. Blue moon na plati. Yung mga mollies, may ilan-ilan na akong nakita dito na moly. Mga platinum moly. So, ito. Ito talaga. Wala pa siyang name. So, ayan. So, ano muna natin siya. Dito naman is parang mabagal yung growth ng aking guppy fry. Pero kung makikita nyo, yan, no. May hubog na sila pero wala pang kulay. Yan. So, sorry, nagbablurred. Yan. Kung makikita nyo dyan, marami yan. Mga nasa 40 pieces siguro yan. Mga 40 pieces na, guppy. So, dito naman tayo sa kabila. Ito, inaglaglag na rin to ng kanyang fry. And dirito ang aking plati. So, plati ang nandirito, ang aking blue moon plati. Yan, okay naman ng setup nila dito. So, ito. Ito si Sonic, yung pinakauna kong naging isda at nang nagpahumaling sa akin na mag-aquatic hobby. Ayan. Tapos, nandito rin yung tatlo na set na galing sa aking kaibigan sa San Marcelino, si Marv's Aquatic Hobby, Marvic Aquatic Hobby. Yan. At ito ang, yan naman oh, kitang-kita nyo, ang Red Dragon na Veil Tail. Yung scales niya oh, yan oh, kita nyo. Oh, diba? Galing to kay Joshua Mar Piatos. So, kung mapapansin nyo, yung mga isda ko dito na is hindi ko siya ganong kinukuha sa pet shop. So, bibihira akong manguha ng isda sa pet shop. So, kinukuha ko talaga siya sa mga tao, sa mga aquatic hobby rin. So, nandirito naman ang aking guppies. Yan. So, yan. Dito ko nilagay ang aking guppy. Guppy, beta, plati, guppy fry, ang aking Oscar, ang aking moly plati fry, tapos moly, at syempre, ang aking shrimp. So, yan. Sa ngayon, wala pa akong maisip na ipapakain ko dito. Pero, pinakain ko na yan kahapon ng flakes. At talaga namang gusto niya. Lahat ng kasya sa bunganga na ito ay kinakain niya. So, kailangan maging mapili. Maingat ang pagpapakain. Buti ngayon, naging active na siya. Kahapon, nanibago siguro siya. Yan, kita nyo naman, no. Yan siya, guys, oh. Oh. Ganda-ganda ng mata. So, soon magkakaroon din tayo ng feeding video nito. So, sa ngayon, hindi muna. Ayan, inubos niya na yung mga dito, mga snails, oh. Kasi nung mga nakaraan, may mga snails na gaganto kaliliit. Ganyan, ayan, oh. Makikita niya sa kanto ng aking aquarium. Ganyan kaliliit na snails. Inubos niya na, oh. Wala na. So, ayun lang muna. Meron ako ditong mahahatch na snails galing sa, ito. Yan. Tsaka ito. Dalawa. May mahahatch ako galing yan sa apple snail. So, itatry ko siyang ipakain doon sa ating Oscar. So, yun lang muna sa video na to. Pinakilala ko lang sa inyo ang aking bagong Oscar. Wala pa siyang name. Comment na lang kayo kung gusto niyo siyang pangalanan. Kahit ano, wag lang bastos, no? Guys. So, maraming salamat sa panonood nyo. Abangan nyo na lang yung aking paraffle. Pag umabot tayo ng 100, dalawa na lang naman, guys. Papakita ko sa inyo ang aking mechanics. So, Benedict Agimatang Vlogs po ulit. Maraming salamat sa panonood. And keep safe. Bumoto ng tama para hindi magsisi sa huli. Salamat.